Unboxing time! So yun, bumili tayo ng docking station ng mga hard disk natin. No? Hindi na natin kailangan ng mga enclosure dyan. So mabubuksan na natin yung mga tinatago nating ibang hard disk at malipat natin yung mga importating mga files, lalo na yung mga photo and video natin. So ito na siya, no? Ito yung pagkaka-packaging niya. So maganda naman. Ilabas na natin yung pinaka-unit mismo. Napakaliit lang pala nitong docking station na to. So ito naman yung power adapter. Tapos ito naman yung transfer cable para sa mga files na ililipat natin papuntang PC o laptop. Siyempre, yung size, pwede yung 3.5 at saka 2.5 na hard disk natin dyan. At ito naman yung kanyang transfer cable. Ito yung lalagay natin sa likod papunta sa mismong laptop or PC natin. So tingnan nyo naman ang kapal-kapal niya. So siyempre, titignan natin itong power adapter niya. So meron siyang 12 volts. So, tanggalin na rin natin yung nakabalot sa kanyang plastic. No, yan, ORICO. Ang kinis! Kung iikot nyo naman, ito yung mga nakalagay sa likod. Mayroon power button, mayroon dyang power adapter port, at saka yung transfer cable port. Ayan na! So ano ba bang hinihintay natin? Subukan na natin to. Ilagay na natin yung mga cable na kasama. Let's test it! Yan, tulad na sinabi ko, ilagay muna natin itong pinakaluma nating hard disk. Tagal itong di nabubuksan. At saka yun, hindi siya na-read. Talagang luma na siya, no? So tignan naman natin itong pinakabago nating hard disk na nakatabi dito, no? Ayan, lagay natin. Tignan natin kung madedetect. Okay, power natin sa likod. Tignan natin kung ano mangyayari dun sa ilaw na maliit dyan sa gilid. Ayun, nagre-read siya. Kita nyo, nag-blink-blink yan. So ibig sabihin, nagre-read na yan. Ayun, nag-pop-up na sa ating screen. So yun, yehey na yehey. Di na natin kailangan bumili na enclosure na malaki. Ito pa lang, pwede na palang gamitin dito, no? So yun, gumana sa laptop, no? Positive. Next naman natin itong ating lumang Xbox. Tignan natin itong hard disk na may mga games kung mare-read. At syempre, parang hindi nga gumagana. So, dun pa rin tayo sa enclosure na nakalagay dito sa pinaka 2.5 hard disk natin para ma-read yung mga games sa Xbox. So, yun. Negative tayo pagdating sa Xbox natin. No? Hindi siya pwedeng gamitin para ma-read yung mga games. Pero syempre, may gagawin pa tayong kakaiba. No? So, lalagyan natin ng movies yung mga hard disk natin. 2.5 lang ang size. No? Ilalagay natin yan sa TV. Iko-connect natin. Pero syempre, gagamitin natin itong docking station na to para ma-play yung movie sa TV. Sana naman ma-read para di naman masaya yung pagkakabili natin dito sa ORICO na to. Pero bago ang lahat, kailangan natin i-format yung pinaka-hard disk natin. No? Iko-convert natin siya. Napakadali lang naman. No? I-click nyo lang NTFS dyan. Tapos start nyo na. So, kung sana yan mag-format, wala na kayong ibang pwede pang pindutin dyan. Solve na yan. So, click nyo lang. Mabilis lang yan. Hihintayin nyo lang ng segundo lang naman. Tapos, lalabas yung kulay green dyan. And then, okay na. Yun. Pwede na nating lagyan ng ating mga movies dito. Ayan, i-copy natin lahat yan dito. No? Tignan natin kung marireed sa pinaka-TV natin. Pagdating naman sa transferring ng files, medyo okay naman kasi naka-regular hard disk lang tayo so hindi siya ganun kabilis. Pero kung naka-SSD hard disk kayo, sure na sure yan, napakabilis yan. So kailangan nating maghintay lang ng konti para ma-play na natin to sa ating TV. So ito na ang ating paghuhusga, ilagay na natin sa likod. Meron tayong saksakan dyan ng USB port. So yun, power on, tignan natin kung magre-read. Tignan natin, ayun, nag-blink. So tignan lang natin kung mag-a-appear. Ayun, na-detect ang ating USB 3.0. Ngayon, explore naman natin yung pinaka-hard disk gamit yung TV natin. So yun, punta tayo sa pinaka-option ng ating TV. Tignan natin ang ating input. Tapos yun, kitang-kita naman dito, meron tayong external USB 3.0. So ito na yung mga movies na dinownload natin. So magpi-play muna tayo ng isa dyan. Titignan natin kung malinaw din. Okay, let's see. Ayan, Netflix din pala kinuha tong movie na to. Pero syempre, titest lang naman natin. Tignan natin kung malinaw din at mabilis. At kung hindi siya maghahang. Tignan natin, mukhang okay naman. Fast forward natin, mukhang malinaw naman lahat. And mag-test naman tayo ng 4K video or movie dito. Tignan natin kung maghahang siya habang piniplay. Kasi nga, di ba, naka-USB port lang tayo.
tignan natin kung smooth pa rin ang galawan. Ganun pa rin, pass forward pa rin natin, mukhang okay naman, malinaw. So yun, kitang-kita natin na solve yung ating pagkakabili dito sa ORICO Docking Station. Pero syempre, ingat-ingat lang tayo kasi naka-expose yung pinaka-hard disk natin, baka matabig ng bata. Hindi tulad ng sa enclosure, talagang naka-close siya. Pero ang problema lang syempre sa enclosure ay baka mabilis uminit. Pero syempre, compare dito naman sa docking station, hindi tayo prone sa overheat. Tandaan nyo, sa Pilipinas, sobrang init. Baka naman sumabog yung hard disk, kaka-play nyo ng movie dyan. Okay, final verdict natin sa ating ORICO docking station. Solved na solved tayo. Madaling mag-transfer ng file gamit lang yung mga luma nating mga hard disk papunta sa ating laptop or PC. So madaling magpalit-palit ang hard disk, no? At syempre, tipid na rin, no? Hindi mo na kailangan bila ng enclosure yung 2.5 hard disk nyo at saka yung malaking 3.5 hard disk nyo. So parang 2-in-1 na tong docking station na to. So nakamura nga ako dito. So yun, hanggang dito na lang po tayo. Please like and subscribe and hit the bell button para ma-update pa tayo sa mga susunod nating mga video. Thank you for watching. Goodbye and God bless. Ciao!